At guys, itong tinatawag na halamang ugat na tinatawag na namo, na dati marami dito sa amin, ito ay may tinik. Meron itong root crops na kulay puti at kinakain ito. Ngunit sa ngayon ay bihira na dito sa amin. Iwan ko sa ibang bundok kung marami dito, kasi iwan ko kung bakit na matay ang mga, sana dumami muli sa pamagitan nitong puno na to. Tingnan nyo naman, makikita nyo ang mga malalaking puno dito sa kabundukan. Tahimik, presko ang hangin at maririnig nyo ang mga huni ng ibon. Ngunit meron din namang mga dumadaan-daan ding mga sasakyan sa malapit sa may kalsada. Ay guys, muli na naman ako magtatanim dito. Iba-ibang puno ang aking itatanim. Ito ay rambutan. Ito ang bihira na sa ngayon. Ito yung mabulo. Ito ay mabulo at rambutan. At meron ding kakao. Dalawang uring ibon ang ating maririnig. Yung isa yung tinatawag na kuro-kuro, at yung iba naman ay tinatawag yung kiyaw, at iba pang uri ng ibon. Pakinggan nyo, kuro-kuro at saka kiyaw, yung mga pang summer talaga na ibon. Hi guys, nandito na naman po ako sa bundok upang magtanim ng iba-ibang puno na katulad ng mabulo, kakao at iba pang mga puno na namumunga, mga fruit trees pagkatapos ng Easter Sunday. Ito ang aking unang pagkakataon na muli na naman ako magtatanim. Guys, patuloy niyo pong panoorin ang aking mga content. Maraming salamat po sa lahat. Ang ating maririnig, yung isa yung tinatawag na kuro-kuro, at yung iba naman ay tinatawag yung kiyaw, at iba pang uri ng ibon. Yung ganyan, kuro-kuro at saka kiyaw, yung mga pang summer talaga na ibon. Makikita po natin yung mga dati kong tinanim na kakao. Tingnan nyo, buhay na siya. Kailangan din talaga binibisita yung mga dati kong tanim at kinukumusta rin kung siya ay buhay. Yes, buhay naman. At ito naman yung dati kong tanim na suha, tinatawag ito sa amin na lukban. Maganda dito magtanim dito sa may bandang boundary yung mabulo, o yung tinatawag na dito sa abla kamagong, kaya ebony kasama ng ivory. At syempre kasama sa aking content guys, yung life, environment, music and travel.
At pag sinabi kong life, ibig sabihin para sa lahat, buhay ng tao, hayop, maging ang planet Earth, at siyempre yung mga halaman at puno. Kaya kailangan ay di mawawala sa aking content. Yung layunin ko ay ang magtanim ng puno katulad nito. Dahil meron na ditong puno ng suha o lukban dito sa malapit. Ito, tingnan nyo. Kaya dito ko na rin ito itatanim sa malapit din. Banda rin to. O kaya dito na lang. Sabi sila. Life, environment, music, and travel. Tama-tama dahil basa yung lupa. Hindi na pagdidilig. Ganitong pag natapos ng damo, kailangan hindi ginagamit yung itak dahil baka madama yung mga naitanim na puno. Kaya kailangan tingnan maayos at kamay na ang gamitin kung hindi naman gaan matigas gapasin yung mga damo. Dahil kapag ito ang gamitin, baka madamay pati yung mga puno na itanim na.
Yan ay rambutan na bagong tanim. Hi guys, ito po ang baging ng tinatawag dito sa amin na namo, isang uri ng root crops na kulay puti. Na dati-rati marami dito nito. Ito ay wild, mayroong tinik. Ngayon bibihira na ito ngayon. Salamat naman, meron din namang nag-survive at sana dumami. Tingnan niyo, meron siyang root crop oh, kulay puti. Panahon sana ngayon ng paghukay nito, pagka marami. Pero sa ngayon, kakaunti na lang ngayon ang bunga at ang puno dito ngayon. Iwan ko kung bakit na matay siya. Ito, tingnan nyo. Mahaba siya. At sana nga sa pamamagitan nito ay muling dumami dito ang namo. Siguro ang gawin ko, kunin ko yung root crop at saka i-transplant ko para dumami uli. O kaya hayaan na lang dito at kusang dumami. Ito po yung punong namo guys. O, tingnan nyo. Ito ay merong tinik at isang uri din ito ng ligaw na root crops, alamang ugat, at kinakain ito. Subalit, bibihira na ito sa ngayon dito sa amin. Guys, ito ang tinatawag na halamang ugat na tinatawag na namo, na dati marami dito sa amin. Ito ay may tinik. Meron itong root crops na kulay puti at kinakain ito. Ngunit sa ngayon ay bihira na dito sa amin. Iwan ko sa ibang bundok kung marami dito kasi iwan ko kung bakit na matay ang mga. Sana dumami muli sa pamagitan nitong puno na to. At ito po, banda na to ay isang malaking puno dati ng pili na namatay. At tamang-tama dahil meron ditong pili na namatay sa may boundary. Dito ako magtatanim ng panibagong puno na pampalit sa puno ng pili na to na malaki. Yan. Tingnan nyo, pag hindi ka mag-ingat, ito gabi oh, madadamay. At ito naman yung lubi-lubi. Lubi-lubi yun yung kurana eh.
Ayan, makikita naman yung dati kong tinanim dito. At siguro dahil sa masyadong pag-ulan at sa baha, landsliding na nyo, nalagyan siya ng mga bato. At medyo hindi maganda ang ang kanyang kalagayan. Alisyan natin ang bato at ayusin natin para muli siyang makabangon. Tingnan nyo. Ayan guys, nilagyan ko ng panibagong buhangin para gumanda uli ang tubo. At paligiran natin ng bato sa gilid dahil baka daanan ito ng baha. Pa akong natitirang tatlong puno ng kakao at isang rambutan. Tatanim ko uli ito. Banda naman dito sa baba. Pwede na dito. Bato. Iwasan ang bato. Banda rito. May dalawa pa ah. Yan po ang lubi-lubi na sinusuli o ginugula. Ang lubi-lubi. Ito po ang lubi-lubi na ginugulay. Oh, makikita po natin sa kalikalayuan, meron pa doon, oh. Yan, oh. Nakapisto kung saan yung medyo mahirap puntahan, matarik, at pupuntahan mo sa masukal na pwesto, katulad yan, oh. Tingnan mo, at tingnan nyo guys, kukunin ko yung lubi-lubi, eh. Nabibensya. Ang kinukuha lang yung bandang mura. Tulad yan.
alisin mo yung mga matigas na ito. Dahil ito lang ang kailangan, yung mura pa. Kaiso, ang taas o. At dahil nga po medyo mahirap na ang pagbaba at masyado na slope o matarik, kailangan kumuha tayo ng walking staff o stick na gabay at puputol tayo ng pool, maliit na sanga ng kahoy. At hindi na pala kailangan putulin dahil dati na siyang putol at medyo tuyo na, pero matibay pa naman. Ito ay ang puno ng palutsina o tinatawag din na ipil-ipil. Pwede na ito. Hindi na gabay sa pagbaba. Go, go, go. Pero nagbe-bend ang puno ng lubi-lubi eh. Pwede natin i-bend yan. Tingnan natin, no? May dalawang paraan kapag medyo malaki na yung puno. Either i-bend mo o alugin mo na lang at mababali yan sa taas. Pwede rin. Kasi kag matigas na, hindi na kaya i-bend. Tingnan niya. Tingnan nyo guys, ang gagawin ko. Isang tips din yan. Makikita nyo ang mga malalaking puno dito sa kabundukan. Tahimik, preskong hangin at maririnig nyo ang mga huli ng ibon. Ngunit meron din mga dumadaan-daan din mga sasakyan na malapit sa may kalsada. At ako ay nakapagtanim na at pauwi na ako. Nakakita. May taas. Napakataas, pero pwede kunin.
Ngayon naman, mabilis ang pagbaba kapag meron siyang gabay sa pagbaba, yung booking staff na tinatawag. Para di ka magpadaos-dos na Jack and Gentleman after him. A bit apple quote. Or Jack fell down and broke it down. Hindi na gabay sa pagbaba. Go, go, go.